Namaste guys! Welcome back to our channel. And if you're new here, welcome! I'm Kat. And I'm Pat. And we are the Chart Queens! Together we make videos that are affordable, local, and drugstore. Girl, we're also known for how-to videos. This is a tutorial for hair. Alam mo, minsan, hindi lang basta makeup ang kailangan, pati yung buhok mo kailangan maayos. Mm-hmm. And for others na medyo natatakot sa plancha, hindi marunong ng plancha, kasi di ba pag nagpa-plancha kayo, medyo may parang halatang nag-straight ka at masyado nasusunog talaga ang mga taong nagre-rely on blower. This is for you. Kung gusto niyong malaman kung paano maging wavy and straight ang hair mo using only a hair dryer, then please keep on watching. First things first, I am going to straight my hair. As you can see, basang-basa pa siya. Kailangan kasi siya agad ma-blower. Kung hindi, it would end up really, really curly. Let's see if kaya ko muna ng isa. And then, kapag hindi, si Kat na po ang gagawa na. Straight. So, what I did is part this hair para straight-straight ka na lang mamaya. What you can do here is that we just get this portion right here and then let's just twirl it to the other side. Then, clip that on. Alright. When that's clipped, we can already start. Hopefully, our neighbors won't get mad. Any blowers would do, but mas okay yung may ganito. I think we can also remove this one. Yung iba pwedeng i-remove eh. So, ito yung that. I prefer yung the ones na may ganito para talagang specific or dun talaga sa gusto niya mas straight. So, dahil magiging maingay ito, what you would be needing is a brush. So, it would be as easy as kunin and then bo-blower pababa. Wow, Pat. Nagsuklay tayo nito, ha? Medyo mga kapal-kapal pa, so ipisan pa siya natin ng konti. Okay, mga ganito kanipis. Then, straight natin up until the end. Uy, nag-straight! Char! Game! Oh my gosh, guys! Pack effect! Ang galing! Oh, diba? Curve lang siya ng konti dito sa dulo because I used this one already and not the brush. Pagpadulo na, medyo nag-curl siya ng konting paganyan. As you can see, effect po ang blower. Yes! Okay, so I'll show you how I did it with this one. And then check natin yung buong outcome for the right side. From here, kuha ulit tayo. Okay, ayan. Kaya ako kabadong-kabado because ngayon na lang ulit ako nag-straight ng blower, tapos nakulot ako. Yung freshly kulot ako. Before magamitin to, suklayin mo muna ng mabuti para hindi siya mag-tangle. Gaganto natin siya. Yan, hanggang dulo yan. Guys, nakita niyo ba yan? Ang straight niya! Nakakatuwa. Sobrang, alam niyo nung high school ako, sobrang straight ako lagi. Dahil, alam niyo, 10 years pa tong buhok na to. Tatapusin ko na lang muna siya, and then I would be right back with Kat. Again, madali lang tong part na to. Kat, pasok! Whoops! Ayan, pumasok na ako pa. Okay, so for me naman, medyo dry pa yung hair ko. Ang gagawin nating style is medyo blow-dry, blow-up style. Medyo may volume, ganyan. First thing na kailangan mong gawin is to detangle your hair first. Lalo na kung medyo mas andun ka sa side ng kulot or wavy. And ang kailangan mong comb or brush is yung medyo may mga ipin na ganyan. The further apart yung comb mo, much better. So, paano mag-detangle? Kailangan mong magsimula muna sa pinakababa. And then, work your way up. Nag-detangle na ako kanina para hindi masyadong nakakahiya ang pagsabit ng hair ko. Once wala na siyang tangles na ganyan, you need to dry your hair ng mga siguro 80% dry, 20% wet, mga ganong type of wet, ganyan. Hindi yung ganito na medyo
pag piniga mo, eh, may tubig pang lalabas. Yung muna gagawin natin, and we're gonna use simple lang, blower, pwede rin electric fan, pwede mo rin i-air dry, ganyan. So, bahala ka na. So, for me, I'm going to use a blower to dry my hair to 80% dry. And I'm back. Okay, so ayan. Medyo tuyo na siya, pero pag hinawakan mo, ramdam mo pa rin na may tubig or basa. Yan, yun yung mga perfect hair para mag-style. Much as possible, when you're drying your hair, hindi dapat hot yung air para hindi mag-frizz and damage lalo yung hair natin. Next naman is kung meron kang... So, nandito na tayo sa part na magsa-style tayo ng hair. So, pag nagsa-style tayo, we need heat. So, kung meron ka sanang heat protectant sa hair mo, yung mga nabibili sa drugstore, use it muna, apply it muna ganyan, and then before proceeding sa hot na air. Let's start with the styling of the hair. So, syempre, una, hindi mo naman lahat masa-style agad. So, part your hair muna. Depende kasi sa kapal ng buhok mo. Kung manipis yung buhok mo, enough na yung parang ganyan lang. Kapag medyo makapal yung hair mo, ayan, damihan mo muna yung kukunin mo. And then, use a clamp, use a clip, or pag wala ka na talagang choice, pwede mo rin itali na muna. Kasi isa-style mo rin naman siya in the end. Yung style kasi na we're going for is volume, diba? So, yung volume, medyo andito siya. Andito, andito. So, wala masyadong work na kailangan para dito sa mga hairs natin dito banda sa may nape. Ang gagawin mo na lang is straighten ito and then you make it so na papasok siya ng ganun na paganyan. You can use any brush naman, pero preferably yung round brush. Explain na muna natin yung step-by-step procedure kasi nga maingay nga yung blow. What you can do is get a strand, an inch of your hair. Kuya rin na measure, yeah, 1 inch. Yan. And then, etong kamay mo is dapat ready siyang gumanon. Yung blower kasi nito is horizontal. Pwede mo siyang isuksok dun sa mga bristles ng brush mo so it's safe. Just make sure pababa to, hindi to pa ganyan kasi diretso yan sa face mo. And then, i-drag mo lang yan. Pag nandun ka na sa dulo, tsaka mo siya i-bilog ng ganon. That's one way. May iba naman ginagawa is binibilog na nila mismo yung hair pa lang. Parang ganyan. Binibilog na nila dito parang curling iron, ganyan. And then apply heat. May mga ganon. So, we can try both ways to see kung saan tayo mas makaka-achieve ng bigger volume. Problema lang kasi dito is mahirap siyang i-detangle. So, malaki yung possibility na, ayan, mabuhol yung hair mo. Ayan, tinapos ko muna yung mga from here to pababa. It's itong side muna. Ayan, so medyo nag-ganun lang siya ng konti. Mga ganyan. Nag-ganun-ganun lang siya. Ayan. So, patuloy mo lang hanggang sa matapos ka. Tapusin ko lang to other side and then I'll be back with that. Ganyan niya din ang makeup mo. Sobrang na-appreciate ko siya. Okay. Kasi parang everyday hair tutorial na medyo up ng konting. Ganun. Hindi lang basta naligo ka, umulis ka rin ng bahay. Ito yung may konting time ka pa sa umaga para mag-ayos. Ang isa sa mga common problems is that ano ba yung dapat kong dalhin kapag sa travels din is kung blower or plancha minsan. Sa mga hotels kasi or yung sa mga inn, wala din blower. So parang isa lang talaga, tapos hindi ka pa nag-plus 20 grams, 20 kilos sa iyong travel packs. So, ito na yung kasagutan kung blower lang ang iyong dadalhin. Matutuyo na ang hair, mapapa-straight or wavy mo pa siya.
So, yun lang. Very short and sweet ang ating tutorial today. Thank you guys for watching. Don't forget to like this video. Comment down below if you like these how-to videos that we have. Or any tutorials that you want to know, subscribe to our channel. And don't forget to follow us also on our social media accounts. Andyan yung mga tutorial ng mga makeup and hair and everything else. Andyan lang yan on the screen. And of course, our past videos are up right here. So go and check them out. Also, that is all for today. Thank you guys so much for watching. See you again next week. Bye!